Kamusta mga kaibigan? Ating panoorin ang kalumpati ng ating Pangulo tungkol sa ROTC at bakit nga ba mahalaga ito sa atin para sa ating bansa? Bago magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking channel para updated ka kung sakaling meron akong i-upload na video, mga balita at mga pangyayari sa ating bansa. We have to have a reserve force which can be mobilized anytime. Alam mo, isa akong tamad na tao. I hate to wake up each Saturday to go into a training sa ROTC. These undertakings highlight the importance of the ROTC program in inculcating in the hearts of young Filipinos critical values for nation building, such as perseverance, discipline, excellence, leadership, and loyalty, and patriotism. Alam mo, isa akong tamad na tao. I hate to wake up each Saturday to go into a training sa ROTC. But now I realize na importante ito. Meron tayong pumasok na sundalo talaga. At walang ginawa, nag-aral 24 oras kung paano pumatay, paano, you know, kill the enemy and all sorts of things. Pero kulang ito sila. In a total outbreak, itong mga to andoon sa front line. At hindi mo malaman kung maubos ito sa isang bomba lang o isang machine gun. We have to have a reserve force which can be mobilized anytime. Kaya yung mag-lead ng mga ROTC pati civilians, kayo. If you want to go into real being soldiers, but alam mo, sila nag-aaral ito pagkasundalo professional. Tayo naman, nag-aral tayo ng pag-AB, abogado, kailangan tayo na kumuha ng ROTC. Undergo the training kasi alam mo, pagdating ng panahon, alam mo magkasana ang Armalite, alam mo mag-dismantle kung masira, at alam mo gumaril. Even the discipline. Alam ko na napipika ka, sigaw-sigawan ka. But take it as part of life, the training. What I like is, pag dumaan kayo ng ROTC, merong kayong respect of authority, echelon, as it goes higher, and discipline. Ngayon yung mga bata na ayaw, hayaan ninyo yan. So there will always be a time for an accounting in this country. Pag nagkagulo ito, kung hindi na malaman saan sila pumunta, problema nila yan. Problema nila yan. Kayong kukumuha ng ROTC religiously, pero maging doktor ka, engineer, abogado, eh, because hindi naman pwede na pumunta ka ng PMA, tapos ang gusto ng tatay mo para magandang buhay, mag-doktor ka rin, kagaya ng tatay mo, kagaya ng tatay ko, naging abogado, at ang anak ko si Inday, naging abogada. Ganun yan. So you cannot go to the PMA and become a full-fledged soldier only because then your parents might have other plans for you. Maging doktor ka, kagaya ng tatay mo. In the meantime, since you cannot go to the PMA for that, merong ROTC. I urge you to learn. Baski mo naghawak malaman ng baril o to call an assembly of men to fight for the country. Alam mo, sa buhay natin, the imponderables of life. Hindi natin talaga alam ano. Pag nawala man ako, well, the next president, he might have some other ideas for you,
But ako ay suggest that we pass the ROTC, sumali kayo, requirement yan bago ka makagraduate. Tiisin mo yan kasi yan talaga ang buhay dapat ng estudyante ng Pilipinas.